Ngayon nga, gabi lang, nagkaroon, naglabas ng speech si Mayora Sara Duterte na kanya hong katandem na po si BBM. As I've said before, sila naman ho talaga. Kahit before pa talaga, silang-sila na ho talaga ang magkakatandem. Simulat sa poll, alam na natin yan. Alam nyo, nung in-interview natin si Pangulong Duterte, ang laki ng pagbabago ng political scene, alam nyo kung bakit, dito ho lumalabas talaga na one, the President and Mayor Sara, magkaibang-magkaiba. Magkaibang-magkaiba ho sila. Sa katunayan ho, ibang-iba ho silang mag-isip. Ito man ay anak ni Pangulong Duterte, ay independent ho. Okay naman po yun, wala naman pong problema yun. Dahil ho, siya naman ho ay nasa tamang edad na para magdesisyon ng sarili niya. Diba po? Wala naman hong problema yon. Although, for me, it's not necessary na pag tinandem niya si Bongbong Marcos, ay si Bongbong Marcos na ang aking pipiliin, papanigan. Okay? Ako, sorry to say, pero I trust more ang ating Pangulo kesa kay Mayor Sara Duterte. This is election. I love the daughter of President Rodrigo Duterte. I admire him for his strength, mga nagawa niya sa Davao. Pero in terms of kung sino ang aking mas papanigan at this time, kasi it's literal ho eh, literal ho. Literal ho na magkaiba sila ng sinusuporta ang Pangulo. Ang sinusuporta ang Pangulo ni Pangulong Duterte ay klarong-klaro na ho si Senator Go. At sa katunayan, ayaw niya nga ho kay Kabongbong. Oh, di ba? Literal niya sinabing ayaw ko kay Bongbong. Oh. True, marami salamat po ah. Si Mayor Sara naman ay gusto niya si Bongbong Marcos. Respetuin natin yun. Okay? Pero ikaw bilang mamamayang Pilipino, nasa sayo na ngayon ang desisyon kung sino ang iyong iboboto. Hindi hawak ni Pangulong Duterte ang iyong utak. Hindi hawak ni Mayor Sara ang iyong utak. Hawak mo ito. At pagdating mo sa desisyon, hawak nyo ho yan. Kung sa tingin ninyo maraming nagawa si Pangulong Duterte at magandang diskarte niya mula noon, doon ho kayo pumanig kay Pangulong Duterte. Pasensya na ho, mawalang galang na ho kay Madam Mayor Sara Duterte. I admire you, but I admire more yung iyong ama. I will support you as Vice President. No question about it. I will support Mayor Sara Duterte as Vice President. But I will not support Bongbong Marcos. Yun lang ho sa akin. Jomar Castillo, maraming salamat ha. Elikara Arasili Moser, maraming salamat po. Ha? O ito, pakinggan mo natin ha. Pakinggan mo natin yung alyansa ni BBM na kani Sara Duterte. Kasado na ang tambalang Bongbong Marcos Sara Duterte sa 2022 elections. Galing mismo yan sa presidential 2022. Oh, naman, umali naman yung pag-pronounce mo. 2022. Pero, sinabi niya yan ilang oras matapos ihiyag ni Senator Bongo na si Mayor Sara lang ang gusto niyang makatandem. Wala po akong ibang pipiliin ko hindi si Mayor Inday Sara Duterte. Sino ba namang ayaw kumiling na suportahan ka ni Mayor Inday Sara? Kung ako pong tatanungin, hihilingin ko po na suportahan niya po ako bilang Pangulo.
Sa ngayon, mukhang suntok sa buwan na ang Go Sara Tandem. Sabi nito isa, Jay Porte, Chinese yan Bongo, dito na ako sa Pinoy. That's the most racist thing na ever argument sa bundo na to. Okay, huwag ka na rin pumunta ng SM. Huwag ka na rin pumunta ng Robinsons. Huwag ka na lang, huwag na. Huwag mo nang gamitin ng lahat ng ginawa ng isang Chinese Filipino. Napaka-ano niya, napaka-babaw ho. Sir, ito, walang biro ito ah. Dediretsoy na ho natin yan. Napaka-babaw naman ho niyan. Napaka-babaw na reasoning niya. Ay, hindi, Chinese. Excuse me. Filipino ho yan. May alam mo, wala hong Pilipino na pure. Tigil-tigilan niyo nga ako. Lahat ho tayo halo. Nagkataon lang, mas matindi lang ang... Mas obvious lang sa itsura ng isang Chinese ang Chinese Filipino. Huwag kayong racist. Napaka ano yun eh, napaka immature nyo pag yan ang inyong dahilan. Lalo't pati si Bongbong, kinumpirmang naitawid na nila ang tambalan nila ni Sara. Pero ang BBM Sara Tandem, tablado rin sa PDP laban ni Pang... Huwag na rin siya sumakay sa Cebu Pac at saka sa Air Philippines. Ano yun sa totoo lang? Yan ang, ewan ko ba? Yan ang pinaka-corning na... Anyway, corny naman talaga yung argumento nila. Alam mo, ito, walang biro ito ah. Wala pa akong nakitang argumentong maganda pagdating sa bakit nila gusto si Bongbong Marcos. Honestly, wala akong nakita. Oh. Magpakita ka sa akin ng napakagandang argumento kaya gusto namin iboto si Bongbong Marcos. Ano yan? Ginto. Kasi Chinese si Bongo. Ano pa? Kasi itutuloy niya yung plano ni ng kanyang tatay. Hindi. Oh. Sige nga, tanong ko nga kayo, anong magandang argumento na meron si Bongbong Marcos? Sige. Sige nga, be. Sabi nga ng mga Bisaya, Sige nga, be. Di ba? Yung totoo. Windmill. In a way. Pulong Duterte. Nasa front line balitang yan, Mario Nuniguez. Assalamualaikum. Sa isang video message ngayong gabi, mismong si Davao City Mayor Sara Duterte na ang nagkumpirma na hiningi niya ang suporta ng ruling party na PDP laban. Bakit ayaw niya, excuse me po, bakit kaya ayaw ni Sara kay Bongo? Ito, simple lang ho yan. I think ever since naman po. Sa tingin ko ha, ito opinion ko lang ho, wala akong alam ha. Okay, let me clear. Wala akong source na ganyan-ganyan. Hindi ko ugali mag-source. Okay? Sa tingin ko, ito, it's pretty obvious naman eh, di ba? Ay, taray, may pretty obvious na nalaman. Okay, kasi mag-English ba, anak ba eh? Hindi, obvious naman. Ito daw, lantaran eh. Ayaw ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos. Di ba? Ayaw! Sino gusto niya si Go? Ito si Mayor Sara. Yung pa talagang ayaw na kanyang tatay ang pipiliin niya. At ay, ito na nga, dalawa yun eh. Hindi mo na nga pinili yung gusto ng tatay mo, hindi mo pa pinili yung ayaw ng tatay mo. Dalawa yun. So siguro naman, hindi ko na kailangan ispelingin pa. Ayaw ni Mayor Sara kay Senator Go. Period. Reason? Ewan ko. Personal siguro. Para sa tambalan nila ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng support. Sabi ni Ramon Bizamos, masama ang loob ko. Bakit? Kamag-anak ko ba yan? Okay, alam mo, it doesn't matter. Honestly, it doesn't matter kung iba ang katandem niya. Ang importante sa akin, si Senator Go. Honestly, bakit sasama ang loob mo? Bakit? Ano ba to? Buy one, take one? Ginawa nyo nang ang sabog yung eleksyon kung sino yung mananalo, yun ay boboto nyo. Ngayon naman, ginagawa ninyong mall. Ano to, buy one, take one? Kailangan, kung gusto mo si Sara, kailangan iboboto mo yung BBM. Hindi yung buy one, take one ang pagtakbo sa Pilipinas. Alam mo, ito ah. Itong pagpili ni Mayor Sara Duterte kay BBM, sa totoo lang, ang pinaka-resulta nito, nakita natin kung gaano ka-humble si Senator Go.
nakita natin kung alam mo kasi sabi nga nila eh, ang karakter ng isang tao, hindi mo yan makikita sa mga triumph o sa mga tagumpay, sa mga success. Makikita mo ang totoong karakter ng tao sa mga panahon na dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa failure, tumadaan sa mga ganito. Now, na hindi siya pinili. Yet, alam ni Senator Go, eto lang eh, ganito lang ko kasimple ang kwento niya na. Makinig kayo maigi, makinig kayo maigi. Yung mga bukas ang pag-iisip ha, pero yung mga sarado pag-iisip, gawin nyo sa tenga ninyo, lagyan nyo ng bulak, saksakan nyo ng bulak yan. Tapos, isindihan ninyo. Inyo, apoy yan. De, biro lang oh. Pero ito sa mga tunay na Duterte supporter, yung mga hindi tanso. Alam mo, ang ganda ng nangyari na ito na si Sara Duterte ay pinili si BBM. Simpleng-simple na lang ho ang nangyayari ngayon. Kung hindi nyo pa nakikita, hindi ko na ho kayo maipapaliwanag pati yung personal. There is something wrong. What do I mean by there is something wrong? Ibig sabihin, literal ho, na merong hindi maganda sa pangyayari na ito at yan ho ay personal. The mere fact, imagine ninyo to ha, the mere fact that Mayor Sara run for vice president, na alam naman niyang naandun si Senator Go, na pinili ng tatay niya, sinamahan ng tatay niya, diba? Alaga ng tatay niya. Tumakbo siyang vice president. That mere fact, that mere step is alam mong hindi magkasundo si Mayor Sara tsaka si Senator Go. Ito'y sa akin lamang bilang nag-o-observe ha. I don't have any information coming from the president, coming from Bongo, or coming from Mayor Sara. I don't have information. Pero kung ikaw naman magbabasa ng nangyari itong mga nakarang araw, yun ang isang conclusion mo. Vice President. Tumakbong presidente. Si Bongo, dahil inutusan ng tatay niya. Lumabas yung interview noong Sunday. Pinakitang pinakita ni Pangulong Duterte, I don't like BBM. Sa tingin ko, kaya tumakbong vice president ito dahil pinilit lang ni BBM. Don Pao, maraming salamat. Gayunpaman, si Senator Go ay napaka-humble by saying, gusto ko pa rin nakatandem si Mayor Sara Duterte. At iiwas na lang ako kay Sara Duterte bilang vice president. That's how humble Senator Go. Kitang-kita mo yung humility doon sa mama. Diba? True, maraming salamat. Sabi pa nga nung iba, bakit pa iyak-iyak pa yan? No. It's a sign of humility. Eto, nandito na ako eh. Anong sabi ng tatay? Hindi namin alam, biglang sumingit yung anak ko. Doon pa lang, read between the line, sumingit yung anak ko. Hindi nila alam yun. Ibig sabihin, ang linaw-linaw nun. Di ito ang kagustuhan ko. And yet, Senator Go, sige, iiwas na lang ako. I will run for different position. Pwede naman hindi siya, magganun eh. Bakit? Babanggay ko na lang anak. And sutil yung anak eh. Ganun eh, di ba? Pwedeng ganun ang sabihin ni Senator Go, di ba? Hindi eh. Anong ginawa niya? Iiwas na lang ako. Hindi ako babangga. Iwas siya bilang presidente na. Sinabi ni Pangulong Duterte, presidente ka na. Ikaw na tumakbo. Ayaw ko to si Bongbong. Ano sabi ni Senator ko? I still want your daughter na makatandem ko. Imagine mo yun ha. O, tanungin kita. Pinili ni Mayor Sara Duterte si BBM bilang katandem. Ano sagot? Ano sagot nila Senator? Okay lang. Sige. Ayos lang. Sabi ko nga eh, etong mama na to, mas lalo ako napabilib. Yun lang ang akin. Masyado ako napabilib nyo sa mama na to. Mitch, Sir Banat Bay, ang dami ng lalait kay SPG. Di kasi siya makasipapakay. But okay lang yan. Let them be. Sabi ko nga ho eh, paulit-ulit ko itong sinasabi sa inyo. Paulit-ulit ko itong sinasabi sa inyo. Pay evil with good. Yan lang ho.
stick to that. Okay, eto, tuloy natin, ha? Nga, talay. Para kay Bongbong Marcos at para sa akin, matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Tinanggihan ito ng PDP. Sabi nito isa, tanggihan na nung ano, manalo, matalo, sigo, at least I can say I was a true DDS. Alam mo, true, marami salamat. Marami na ako nakausap. Okay? Since nung Sunday, ang daming tumawag sa akin, ang daming kumausap sa akin, they were shocked. They really thought ang pambato ni Pangulong Duterte was Marcos. And they even said, because of this, ha? Ayaw na, akala namin kasi si Bongbong ang gusto talaga, kaya hindi namin makontra. Pero honestly, kami ayaw namin kay Bongbong. Hindi lang kami nagsasalita dahil kasi yung napaka-war freak nitong mga, totoo naman eh, itong mga loyalista, napaka-war freak po. Hindi ko alam kung galing pagiging diktador. Napaka-war freak ko. Laging lumuluso, manggugulo. I mean eh, halimbawa ko na lang yung mga nagko-comment dito, ang dami-dami yung vlogger. O nandyan yung mukhang lamok, nandyan yung malaki ilong, nandyan yung hindi kasya sa camera, andyan pa yung buyur, andyan pa yung parang minimenopause. Ang dami yung vlogger eh. Bakit kayo nagsisiksikan dito? Isa totoo lang eh, eto ha, ilan lang siguro yung talagang solidong DDS na lang ngayon. Oh. Salamat na lang at marami nang nadadagdag. O, halimbawa si Ninyo, o di ba nagsuporta na 'yan ng talagang kay Senator Go. O tapos yung isa niyo pang binabanggit, di ba? Pero hindi ko maintindihan bakit sila nagsisiksikan dito. Ganyan 'ung sila ka-war freak. Honestly, ganyan 'ung sila ka-war freak. At naiintindihan natin ito. Hindi malinaw kung nangyari ang alok bago ang pag-akyat ni Senator Bongo sa presidential race matapos niyang iatras ang kanyang kandidatura sa pagka-vice presidente. Matatanda ang mismong ama ni Inday Sara na si Pangulong Duterte ay hindi gusto ang pakikipag-tandem ng presidential daughter sa dating senador. Si Marcos Jr. pa nga ang sinisi ng Pangulo sa mga plano ng anak na wala raw siyang alam. Pero sagot dito ni Mayor Sara, gusto ko lamang nalinawin, walang pangalan na sinisira o dinudungisan. Walang sinasagasaan. Walang inaagrabyado, inaaway, pinapaiyak o inaapi. Ngayong selyado na ang Marcos-Duterte tandem, ang sunod na tanong ngayon ay sino-sino ang bubuo sa kanilang senatorial slate? Pwede bang makasama rito si Pangulong Duterte na last minute naghain ng kandidatura sa pagkasenador? Ang Lakas CMD na partido ngayon ni Inday Sara, pabor naman dyan. Sabi ni Lakas CMD... Ito pa. Diba sabi na, yung iba dyan tuwan-tuwa kasi binanata ni Mayor Sara. Daw. According to this tanso. Okay? According sa mga tanso, keso pinaringgan daw si Senator Go na walang iyakan or something. Alam mo? Sa totoo lang ha, ito ha. Sorry to say, kung sino man ang gumawa ng script ni Mayor Sara, sorry ha, huwag niyo ipahamak yung ali. Parang awa niyo na. Hindi magandang tingnan eh. Lumalabas na nga ngayon. Ito, wag ko kayo magagalit ha. Ito ay payo ko lamang po sa mga gumagawa ng script ni Mayor Sara. Wag ko kayo magagalit ha. Lumalabas na nga ngayon na sinusuway ni Mayor Sara Duterte si Pangulong Duterte. Lumalabas na nga ho yan ngayon. Marami tuloy nagagalit kay Mayor Sara dahil sinusuway na niya yung kanyang ama. Tapos, etong si Bongo, napaka-humble ng approach, napaka-tahimik ng approach, ni hindi nagpaparinig, ni hindi tumitira. Pansinin nyo ha, ang daming kumukontra na sa kanya, wala siyang tinitira. Tapos ito, gagawa nyo ng script yung ali, tapos sasabihin ninyo, may ganyan kayong padinig. Sa tingin ninyo, sino ho ang tinatamaan yan? Si Senator Go? Hindi. Totoo ha, alam nyo kung bakit? Oo, yung mga tanso natutuwa. Totoo lang, yung mga tanso natutuwa dahil nagparinig si Mayor Sara kay Senator Go.
Natutuwa sila. Eh, excuse me. Kahit naman hindi siya magparinig, matutuwa at matutuwa. Mga ano yan eh, mga bulag na huyan. Why are you satisfying those people na sa inyo na? Pero yung mga nasa labas at yung mga nasa gitna at yung mga Duterte supporter, hindi pogi points yan kay Mayor Sara. Sorry, yun ang katotohanan. Nasukil California TV, maraming salamat po. Si Kenneth Morales, maraming salamat po. Sa totoo lang, hindi yan nakakaganda kay Mayor Sara Duterte, yung ginagawa ninyo. Kaya nananawagan ako sa inyo, kung sino man kayo, mali ang ginagawa ninyo. Kasi ikaw, kunwari, halimbawa, eto, walang biro to. Ulitin ko, eto audience nyo, ha? Audience. The undecided? Nandito yan. Yung mga dilaw, hindi nyo na makukonvince. The undecided, the Duterte supporter, and the loyalist. Yan ang laging dapat format nyo. Sino ang gusto mong isatisfy doon sa speech? Ha? Etong mga loyalist, yung mga loyalist na yan, nandyan na yan. Masaya na yan. Iboboto ka na yan. Iboboto na kayo yan. Kahit tumambling-tambling pa kayo, kahit may makita silang mali, eto mga to, loyalista na ngayon, mga panatiko na yan. Kahit ano pa sabihin ninyo, panatiko nyo na yan. Ang kailangan nyong maipanalo, etong nasa gitna, na Duterte supporter. Mga solidong Rodrigo Duterte supporter. Okay? Solidong Rodrigo Duterte supporter. Yan ang kailangan nyong maipanalo. Pero sa ginagawa ninyo, tinatamaan itong mga to. Nasasaktan sila dahil pinag-aaway nyo yung anak at saka yung ama. Nasasaktan nun sila. Dahil itong ama nagsalita na. Eto ako. Eto tayo ko. Eto paniniwala ko. Ngayon pinagsasabong nyo sila. Sa tingin nyo yung mga Duterte supporter, maaakit kay BBM? Hindi. Lalong magagalit sa inyo yan. Yan lang ang totoo. Oh. Diba? Huwag mo tayo maglukuhan. Kaya nga sa totoo ngayon, honestly, ang dami kong nakausap na talagang ayaw nila kay BBM. At lalong tumibay yung pag-aayaw nila. Ha? Dahil sa ginagawa ninyong mga galaw. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang problema ninyo, kayo mga nandyan sa kampo ni BBM, na bibingi kayo sa sarili ninyong sigaw. Sigaw nyo yan eh. Naturalmente, mabibingi kayo dyan. Kayo, tuwan-tuwa kayo. Eh, saya na. Ang dami natin. Ang dami. But that's not how. Huh? That's not how election goes or whatever. Kasi ang election, it's winning the other side or winning the undecided. Yan o ang totoo. Kaya nga, tama yung sinabi, yung paliwanag ni ano ni Crisette. Perfect yun. Alam mo, ganun din yung nasa isip ko eh. English lang yung kanya. Totoo. Darating ang panahon. Magdidesisyon ng undecided. Magdidesisyon yung nasa kabilang kampo na ayaw kay Bongbong Marcos. Sa tingin ninyo, pag nag-extremist kayo, magugustuhan kayo? Hindi. I'm telling you. Tuloy. The President at House Majority Leader Martin Romualdez na isang karangalan ang i-adopt ang Pangulo sa senatorial lineup ng partido. Isa ang lakas CMD sa mga partidong tumulong kay Pangulong Duterte na manalo noong 2016. Paano naman kaya ang kampo ni Bongbong Marcos? Sa kabila ng pahayag ng Pangulo na di niya susuportahan si Marcos Jr., isasama niya kaya si Pangulong Duterte sa kanyang senatorial candidates? Yun ang medyo nagbago dahil nga, hindi ba, everybody was again caught by surprise because he filed for as a senatorial candidate. So pag-uusapan din ng partido at yan eh, of course, he is always under consideration to be included in the ticket. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ayan. Okay.
Eto ha, hayaan mo silang magdiwang na tandem-tandem sila ni BBM at Sara Duterte. Bakit to? It doesn't make any difference. Bakit? Yung boboto kay BBM, boboto yan kay BBM. Eto. Yung mga boboto kay BBM, boboto na yan kay BBM whether i-tandem sila ni Sara o hindi. Boboto yan. Diba? O, tanungin ko kayo. Tanungin ko yung mga loyalistang nanonood dito, mga tanso. O, nanonood dito, mga tanso. Tanungin ko kayo. Pag ba si Mayor Sara Duterte ay hindi naging Vice President ni Bongbong Marcos, iboboto nyo iba? Diba? Hindi pa rin. Halimbawa lang, hindi si Mayor Sara. Diba? Iboboto nyo pa rin si Bongbong Marcos? No question about it. Diba? O ano na pala ninyo? Wala. Pero sa ginagawa ninyong pinaaaway ninyo, sinasabong ninyo itong anak at saka yung ama, nababawasan kayong ng mga Duterte supporter. Yan ang totoo. Alam nyo yung mga humahanga kay Mayora Sara Duterte? Yung mga humahanga kay Mayora Sara Duterte, honestly, yung iba napapag-isip tuloy ngayon. Dahil sa nangyayaring ganyan, hindi ako nagsasabi ha, marami ho nadi-disappoint. Huwag niyong pagsabungin yung mag-ama. Huwag niyong pagsabungin.